Ebanghelyo sapagkat marapit na ang dumisan si Jesus. Kayo pa man tinigiyak niya sa mga apostol na muli siyang magbabalik. Walang dahilan para matakot ang tao sapagkat nangako si Jesus na kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Ang Espiritu Santo ang magiging lakas at gabay natin upang maramdaman natin ang Kanyang presensya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasal na kung tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumabang nagkasala sa isip, sa hita, sa gawa at sa aking pagkapunan. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga pinagmamahal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawag tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Kristo kami makaganap na ang pagdiriwang na wakas upang aming inumunitay lagi namin matupad sa gawa sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Sipo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliranin ito. Kaya minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid. Si Judas na tinawag ng Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan namin magdala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo at di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo, sina Judas at Silas, upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyong ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayo na binigti. Huwag kayong makikiapi. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpuri sa'yo ang lahat ng
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aming Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salita ang narinig ninyo, kundi sa mga nagsuko sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa rin ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susubuhin ng Ama. Sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo na lahat ng bagay. At magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mamalisa. Huwag kayong matako. Sinasabi ko sa inyo ako'y aalis. Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sa magandang hilang Ama ay sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari. Upang kung mangyari na, kayo'y manali sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuputi ka namin, Panginoong Jesucristo. Si Kristo'y muling namuhay. Aleluya! Aleluya! Si Kristo'y muling namuhay. Patuloy po natin ipinagdiriwang kagalakan na dulot ng muling pagkabuhay at tayo po'y nasa ika-anim na linggo na ating pagdiriwang. At katulad na rin po na ipinayo sa unang pagbasa ay ngayon ay may mainit na mainit, lalong-lalo na po yung ating mga maganda ay hindi po ay ipinagdiriwang natin ang unang Mayo, unang araw ng Mayo sa mga kapatid nating mga magkagawa sa pagpapahalaga natin kay San Jose na magkagawa. Ilang bahagi din po ng ating paghahanda sa darating na eleksyon, sa darating na May 9. At bahagi po nito ay ninais po ng kagalang-galang obispo na basahin ang kanyang mensahe para po sa paghahanda ngayong darating na May 9 national election. Pagkaman po tayo ay masipag na magbigay ng homilya ay ibibigay namin na ang daan ng pa ang mensahe na ito na ang kagalang-galang ng obispo. Kaya po pakinggan natin itong kanyang pastoral letter para po maging gabay natin sa ating pagboro. Minamahal ko ng mga kapwa anak ng Diyos. Kung anong uri ng putante, ganon din ang uri ng mayaalay sa pwesto ng pamahalaan. Kung ang putante ay nag-iisip ng kanyang pansariling pakinabang lamang, tulad ng pagkikita ng boto, ang mayahala ay ang umibili naman ng kanyang boto na ang hangarin din ay pansariling pakinabang. Gamitan lang. Kung paano dapat suriin natin ang pagkatao at pakayahan ng mga
sarili sapagkat tayo ay maglulugnog sa kanila sa pwesto. Anong uri ng botante ako? Ako ba ay isang botante paraal? Sumusuri ay tumitimba kung ano ang tama at mali? Naninindigan na gawin ang tama at iwasan ang mali? At hindi nagpapadala sa sabi-sabi ng iba? Number one, nagsusuri sa mga tao ng mga kandidato, hinigilatis kung sila ay naglilingkod o nag-aabuso, inaalam ang kanilang plataforma. Pangalawa, nagpapahalaga at nag-iingat sa akin kaysa isang boto at nagbibigay nito sa kandidato mga alaga sa kagalingan ng aming mga anak at ng buong bansa. Tatlo, nagdarasal at humingi ng gabay sa pagkakabaw kung sino ang aking imuboto. Pangapat, naghahanap sa kandidato ng mga sumusunod na katangian, kumikilala at sumusunod sa utos ng Diyos at ng pamahalaan, gumagalang at sumusunod sa mga ito at hindi inilalagay sa sariling kamay ang batas o itinuturing ang sarili na mas mataas kaysa batas. Nagpapahalaga sa buhay at dangal ng bawat tao kahit ito ay nasa sinapugunan pa. Nagpapahalaga at nangaalaga sa kalikasan. Itinataguyod ang kapakanan ng mga lupa, inaapi, napagbintangan, kababaihan at kabataan. Tapat sa paghubog ng kabataang bayan at hindi namumurakot, may programa para sa pamundan ng bansa na dito ay sinasama ang mga mahirap, kapayapaan ng bayan at kalagayan ng pamilya. Hindi ginagamit ang pangdima, hindi ginagamit ang basta pagiging kamag-anak, kaibigan, o kakilala sa pagkiloy. Pang-anim, nanindigan sa aming pinili niya lalo siya man ay manguna o hindi sa mga survey. Pang-pito, iniaharap sa Diyos na may malinis na muli ang pangalan ng mga iboboto. Taglay ang paniniwala sa ginagawa ito bilang masunuring anak ng Diyos at tapat na mamamayan ng bayan. Ialaw natin sa pwesto ang matutuong maglilingkod para sa kapakanan ng lahat at hindi para sa pansariling pakinabang o mabawi ang puhunan sa alala o mapanatili ang pamilya sa gobyerno. Ipinalangin din natin na naway paging matiwasay at ligtas sa anumang maharasan at takot ang halala. Higit sa lahat ng pagdasal namin ang isa't isa, ito ang araw na mapapatunayan kung gaano nating kamahal ang ating bansa. Ituring natin ang ating kaisa-isang boto na larawan ng ating pagkatao at pagkikiisa sa mapanlintas na pagmamahal ng Diyos. Ang kapag na pagboto ay pakikiisa sa Diyos, sa Kanyang pagpaunlad ng ating bayan at bansa. Ito'y daan upang mangyari ang panalangin natin lahat bilang mga anak ng Diyos. Mapa sa amin ang kaharian mo. San Pablo, unang ermitaño, ipanalangin mo kami. Mahal na ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Jesus, mababhalang awa, maawa ka sa amin. Amen. Benaventura ay ang pamahali mo,
do bispo ng San Pablo. Sumasang palataya ako sa Diyos na mamamagitan sa lahat. May gawa ng aking katuluhan. Sumasang palataya ako kay Jesu-Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Natatawa-tawa siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Belen. Ipinanganak sa akin ni Ponso Pilato. Ipinanganak sa krus na matay ng libing. Nanaos sa Pagkaya sa langit, nalulog sa ating Diyos na makapangyayang sa lahat. Doon na mula pa rin ito ang tutong sa nabubuhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng katolika, sa kasamaan ng kabanalan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ang tunay na pagmamahal ng sa Panginoon ay nakikita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad ng Kanyang mga salita. Itaas namin sa mamamahal na Diyos ang mga aming mga kaibigan at kung pagtitiwala tayo manalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kaibigan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kaibigan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo ng aming Santo Papa, upang ganap nilang gabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kaibigan. Pagkalooban mo ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa aming bayan upang magpabintog sila ng tapat sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kaibigan. Pagpalain mo ang aming bayang Pilipinas upang kaming lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang mga may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan upang sila'y matulungan namin at ng mga taong may mananalig sa Diyos at magandang kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ang maraming mapagmahal ni pagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak na buong kababalot na nagsusumamong sa iyo sa ngalan ni Kristo na mabuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you.
ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon at pagkakain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at kamahalan sa ating kapanginabangan at sa buong sabay na niyang panahon. Ama namin lumika, pagdating mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip, ng aming mga aray mong mga ulam, pinaging dapat mong gawing dalisay, ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at hindi. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Para pa na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kunin ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamag... Ngayong ipinagdiriwang ang pag-aari ng Mesiyas sa mga magtupo na tumubos sa ating lahat. Ang katawan ng anak mo sa puso sa bayuway ang doon ng pag-ibig na walang kapatay. Ito ang pag-ahawing ganap mo pinalulugdan. Ito ang nilulugdan din ang dating pag-aaral. Ang buong sarili ng anak mo sa Yesus ay niyari sa iyo upang kami matubos. Siya ang pambakang at parin nagahandog. Siya pa rin ang tubang handog na ipinugod. Kaya kaysa ng mga nagsisiyawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.
kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu sa amin. Ama, tingalin mo yung simpang laganap sa buhay at ikusin kami sa pag-ibig kaysa ng iyong Francis na ibinagaltura anang tanang kaparihan. Alalaharin mo rin ang mga kapatid namin na hintay ng may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumana. Kawaan mo sila at matugayin sa iyong kaniwanagan. Kawaan mo itapalang kami lahat na makasalo sa iyong buhay na unang bukas kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, isang Martin ang lahat ng kabanal na namungay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan ko sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Yeso Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal pagpupuri sa iyo, Diyos ang mapapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Upang